Gemini, eto naman po yung mensahe sa inyo ng inyong spirit guide ngayon. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. Na-pick up ko kaagad yung spirit guide ninyo. Mahilig siya sa red na damit or sa red na kulay. Ayan, baka kayo din, Gemini. So, ayan, bago po tayo magsimula is mag-breathing exercises muna po tayo para ma-release yung tension, ma-relax yung muscles ninyo, at pati na rin po yung inyong isipan. So, pikit po kayo, Gemini, and let's do our breathing exercises now. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ayan. So, umpisa na po natin. Tignan natin kung ano ba itong mga issues mo sa life ngayon. Na ready kang tulungan ng iyong mga spirit guides. Actually, yung mga spirit guides mo, Gemini, or yung spirit guide mo, is ano sila? Masayahin. Masayahin yung mga spirit guides mo. Tignan natin ano pa po yung mensahe for you, Gemini. Sun, Moon, Rising, and Venus. Counselor, you are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. Actually, ibasa nyo, Gemini, kung mahilig kayong magpayo. Yung spirit guide din nyo is, ayan, minsan yung iba sa inyo, hindi nyo din alam kung saan ba nagagaling yung mga pinapayo ninyo. Kasi merong mga humihingi ng advice sa inyo, Gemini, na hindi nyo pa naman na-experience yung mga na-experience na nila. Pero hindi nyo alam ba't nakapagbigay kayo ng payo. Because tinutulungan po kayo ng inyong mga spirit guides. And also, kunwari meron kayong mga hindi maintindihan sa nangyayari sa inyo ngayon. O kaya naman, meron kayong mga decisions na kailangan gawin, lagi silang nakaalalay sa'yo. Tignan pa natin. Angel therapy, give your cares and worries to us angels and allow us to take your burdens. Ayan, ready yung mga spirit guides mo na tulungan ka. Talagang lagi silang nandyan. Kaya ito, mas maganda kung di mo pa alam yung pangalan nila, sige, kuhanin natin to, is alamin po natin kung ano ba yung mga pangalan ng iyong spirit guides. Pero ikaw lang yung makakaalam niyan. Tutulungan kita, Gemini, kung paano. Okay, compassion. So, be compassionate, sabi dito. Soften your heart. Soften your heart with respect to the situation and all the people involved, including yourself. So, ayan, kung nagiging mabait ka, nagiging, you know, nagiging malambing ka sa isang tao na involved dito sa isang sitwasyon na to na kinakaharap mo or pinoproblema mo, Gemini, dapat daw mas maging compassionate ka. Or sabi dito, maging compassionate ka din sa sarili mo. Kung iniintindi mo yung ibang tao, kasi iba sa inyo parang pinalaki kayong ganyan eh, na mas intindihin yung ibang tao, na mas irespeto yung ibang tao, pero dapat mas irespeto nyo at intindihin nyo din po yung inyong mga sarili. Clear sentience. Notice your recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance. Some of you are empath. And ayan po, minsan naririnig nyo din yung inyong mga spirit guides. Empath kayo, and for some of you, ano din po kayo? Clear audience din kayo. So, minsan hindi nyo alam kung ano ba talaga yung naririnig ninyo. Boses nyo lang ba yun? Sa isipan nyo lang ba yun? Or yun na yung spirit guide ninyo? Pero madalas, spirit guide nyo po yung naririnig ninyo. Minsan natatakot kayo. Kasi pwedeng Gemini is, parang hindi, yung iba kasi sa inyo parang hindi nyo ini-embrace eh. Pero ito, sabi ni Universe, oh, huwag kang mag-alala, i-embrace mo tong gift mo. Kasi tutulungan ka pa nila lalo para mas ma-enhance mo to at para mas madami ka pang matulungan or sabihin natin para mas maging ano mo to, maging advantage mo ito sa life. Lalo na sa mga decisions mo pa in the near future. Meron akong nafe-feel dito parang pabalik-balik kayo sa CR. Hindi number 2, hindi number 1. Parang ihi kayo ng ihi. Tingnan natin.
Ano yung gustong sabihin sa'yo ng spirit guide mo ngayon? Accept the Christ light, act with wisdom and loving compassion. Ang gusto talaga nila is maging mas mabait ka sa sarili mo. Ayan. So, act with wisdom. Pag-isipan mo talaga yung mga gagawin mong hakbang. Gemini, increase your light levels. Open your stellar gateway chakra. Ayan. So, balance your chakras. Increase your light levels. Remember who you are. Take action when you are ready. Okay, ano to? Solar, in some of you, yung solar plexus chakra ninyo, unbalanced siya. So, iba sa inyo, di ko alam kung heartburn ba itong nafe-feel ko. Baka may heartburn po yung iba sa inyo. Ewan ko ha, bigla ko lang ito na-feel. Wala naman, hindi naman ako nagkaka-heartburn. Oo, yun yung nararamdaman ko, Gemini. So, ayan po, i-balance ninyo yung inyong solar plexus chakra. Note kayo dito sa YouTube ng ano ng meditation for solar plexus chakra. Madami po kayo pwedeng mapanood. Tignan natin kung or pwedeng meron dito sinisikmura. Tignan po natin paano ba kayo mas makakakonect sa inyong mga spirit guides at tignan natin kung may alay ba sila na gusto. Peanut butter. Ayun, peanut butter daw, sabi ng iyong spirit guide. Tignan natin. Spirit guide. Actually, laging excited yung mga spirit guides mo na kumonect sa'yo, nabantayan ka, ganyan. Okay, 7 of Wands. Okay. Pag namamroblema ka, Gemini, lagi talaga silang nandyan. Parang pag naiipit ka sa sitwasyon, yun yung nakikita ko dito. So, ayun, yung mga decisions mo, kunwari, diba, nako-corner ka. Yun yung nakikita ko dito, mas nakakakonect ka talaga sa kanila. Minsan, hindi na ikaw yung nagde-decide for yourself. Kung hindi sila. Ayun yung nakikita ko dito, Gemini. Tignan po natin. Page of Wands. Ayan. Pwedeng true music po ito. True candle. Ayan. Pero iba sa inyo, hindi ko alam kung nagpo-flute ba kayo or meron kayong instrument na kayang tugtugin. So, ayun po, mas makakakonect kayo sa kanila. Kapag nagpa-practice kayo or kapag tumutugtog kayo. Kung hindi naman po kayo marunong sa instruments, pwede kapag nakikinig kayo ng music. Yung mga relaxing music. Tapos, the High Priestess. Ayan talaga. Talagang hinihelp ka nila. Pagdating sa mga decisions mo sa life, ayan, sa mga bagay na, sabi ko nga, di ba, hindi mo naman na-experience, pero nakakapag-advise ka, ganyan. Tignan po natin. So, ano mo to? I-accept mo yung gifts mo, kasi pwedeng dito ka din mas makakonect sa kanila. And always follow your intuition, yun yung gusto ng spirit guide mo. Tignan natin, ano bang alay ang gusto po ninyo na ibigay sa inyo ni Gemini? Kamatis. Kulang na lang no, sibuyas. Kamatis daw. Tapos ano yung sinabi ko kanina nung umpisa? Red. O nga no. Sabi ko diba kanina, mahilig sa red, kulay red or red na damit yung iyong spirit guide. Tapos ang request niya naman niya ay kamatis. Hindi ako nagbibiro, ayun talaga yung narinig ko. Kamatis daw. Kasi yung iba sa inyo, ayan, lalo na yung mga clear audience, maintindihan niyo ako. So, tignan naman natin paano niyo ba malalaman yung pangalan ng inyong spirit guide. So, upo lang po kayo, or pwede rin nakatayo kayo, it doesn't matter, basta kailangan lapat po yung inyong paa sa sahig. Dapat nakatapak po kayo, Gemini. Okay, tapos pikit po kayo, mag-inhale, exhale ulit kayo 3 times. Tapos, kung ano po yung unang papasok na pangalan sa inyong intuition, sa inyong isipan or mga pangalan, yan po yung pangalan ng inyong mga spirit guides or spirit guide. So, tandaan po ninyo para mas makakonect or easy na yung connections ninyo
or easy mo nang matatawag yung iyong mga spirit guides. So, yan lang po yung mensahe sa iyo, Gemini. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye!